Ang atay ay isang mahalagang organ sa ating katawan sapagkat malaki ang trabaho pinagampanan nito sa tao. Ngunit tulad din ng ibang organs, maaari itong maapektuhan ng iba't ibang uri ng sakit at kondisyon. Hindi lamang ang atay kundi ang iyong buong katawan ang mahihirapan na gumana kapag nanghina na at tuluyang napinsala ito. Dahil dito, may mga pangyayaring nauuwi sa pagpanaw ng isang individual kapag ito ay humantong nasa malalang sitwasyon. Ano-ano nga ba ang mga senyales ng pagkakaroon ng sakit sa atay? Tara at atin ang alamin. Paninilaw ng balat at mata o jaundice. Isa sa mga pangunahing sintomas ng pagkakaroon ng problema sa atay ay ang jaundice o ang paninilaw ng putis at puti ng mata. Ang paninilaw na ito ay dulot ng pagtaas ng level ng bilirubin sa dugo na kadalasang nagmumula sa atay na dumadanas ng sakit. Pananakit ng tiyan. Makararamdam din ng pananakit sa tiyan kung sakaling magkaroon ng karamdaman sa atay. Ang mga posibleng dahilan nito ay ang pagkakaroon ng pamamaga sa atay, pagtubo ng mga cyst o bukol, o kaya pagkasira mismo ng laman ng atay. Paglaki ng tiyan. Ang paglaki ng tiyan ay dulot ng lumamagang atay dahil sa karamdaman. Ang paglaki sa tiyan ay matigas at nakaumbok na parang bukol. Pamamanas ng mga paa at binti. Ang pamamanas sa mga binti at paa ay dulot ng naiipong likido sa labas ng mga cell dahil sa kondisyon ng fibrosis sa atay. Ito ay karaniwang kaganapan sa pagkakaroon ng kondisyon sa atay. Pag-ihi na kulay tsaa. Isa rin sa mga pangunahing senyales ng pagkakaroon ng problema sa atay ay ang pagkakaroon ng ihi na kulay tsaa. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Maputlang pagduli o may kasamang dugo. Bukod sa pagkukulay tsaa ng ihi, ang dumi ng taong may karamdaman sa atay ay maaaring magkaroon ng maputlang kulay at minsan pa may kasamang dugo. Nangangailangan din ng agarang atensyong medikal ang ganitong kondisyon. Pagliliyo at pagsuka. Dahil sa pagkasira ng atay, naaapektuhan din ang kakayahan nito na maglabas ng mga likido na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, particular ang mga taba. At kaugnay ng hindi pagtunaw sa mga taba, maaaring mapadala sa pakiramdam ng pagsusuka at pagliliyo. Kawalan ng gana sa pagkain. Dahil pa rin sa pagpalya ng atay na makatulong sa pagtunaw ng mga kinakain, maaaring mawalan ng gana sa pagkain ng taong mayroong dinaramdam na sakit sa atay. Madaling pagpapasa sa balat. Ang pagkakaroon ng mga pasa sa balat ay dulot din ng fibrosis sa atay na karaniwang naranasan sa pagkakaroon ng karamdamang ito. Madaling pagkapagod. Ang mabilis na pagkapagod ay maaaring senyales din ng pagkakaroon ng kondisyon sa atay. Ang maaaring dahilan nito ay ang paghina ng atay at pagpalya nito sa pag-aalis ng mga nakalalasong substansya sa dugo.